sa mapagpalang Huwebes po. Police Senior Master Sergeant Brad Deral Dimones mula po sa Bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. At sa tulong po ng panalangin ng mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe, nais po magbahagi. Ang gospel po natin ngayong Disyembre 31, taong 2020, time check po natin ay 1 PM po. 11 hours na lamang po at magpapalit na po ng taon from 2020 to 2021. Sabi po dito sa payag ni San Juan, talata 1, kabanata 1 hanggang 18. Nagpapatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasulit ko higit sa akin sapagkat siya na bago pa man ako'y panganak. Kapatid, ang iiwanan kong word sa taong 2021 o yung gusto kong i-share ay ang salitang patotoo. Sabi daw po kapatid, ang patotoo, ako tawagin natin ay testimony, ay ang pagkikwento ng mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Kung paano kang iblinis, kung paano kang pinagpala, kung paano kang pinagaling, kung paano kang iniligtas, kung paano kang sinamahan ng Diyos na buhay. Kaya alam na po ito ng mga iba kong kasamahan, especially sa charismatic movement. Kaya isishare ko po itong kwento ng buhay ko at hindi ko po ito ikakaya sapagkat ito siguro yung dinadanas ngayon ng mga ibang kasamahan natin sa kapulisan, sa mga mananampalataya. Way back 2010 po, kami po ng aking sister wife ay nagbalak na magnegosyo. Ang una po naming negosyo is bar, o yung tinatawag natin na iinuman, may babae. Alam po, sa awat biyaya ng Diyos, siguro hindi po umabot ng 6 na buwan, bankrupt po, sarado po yung bar. Siguro may purpose ang Diyos kung bakit niya ipinasara yun. Then nagtry na naman po kami ng aking sister wife. Ang trinay naman po namin ay 5-6, pautang. Nagpautang po kami at sa awa po ng Diyos, wala pa pong 1 taon, ubos na rin po yung aming pinautang. Thanks be to God. Ang sinunod po naming negosyo ay ang pagninegosyo naman po ng baboy. Kaya siguro kung hindi ko natigil yun, malamang-lamang, nagkakatay po ako ng baboy ngayon dahil 31. Pero every Sunday, magkakatay kami ng baboy, ipapautang namin, hindi namin namamalayan na hindi na pala kami nakakasingil. Hanggang sa dumating ang time, nangutang kami sa Mumbai, sa dami-dami ng inutangan namin, nabaon kami. Every Sunday, talagang problemado ako. Kaya pagdating ng Sabado, stress na po ako niyan sapagkat maghahanap na naman ako ng ibang babae ko doon o ipantatapal ko doon sa una kong nautangan. Tinignan ko ngayon o na pinagnilayan ko kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang mga pangyayari ito sa aking buhay. Unang-una, yung bar. Pinasarado ng Diyos yung bar sapagkat alam ng Diyos na ikakapahama ko ito. Ang gusto ng Diyos na dito ka, may align ka sa tama. Isipin mo, nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, pagdating ng gabi, magbabantay ka dun sa bar. Baka mamaya yung mga alaga ko o yung mga anak ko pang babae ang mapahamak dahil tiyak, pagbabantahin mo sila. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos, kaya nagpasalamat ako, kaya naispasara. Ano yung pangalawang naging business namin? Yung pagpapautang. Naniniwala kasi ko ang sabi ng Diyos sa 2 Corinthians 9:8, magagawa kitang pasaganahin higit pa sa iyong inaakala upang ikaw ay may magalit sa kapang gawa. Isipin mo, pasasaganahin ka ng Diyos para may maitulong ka, hindi para ipangutang. Pasasaganahin ka ng Diyos hindi para lamangan ng kapwa, kundi ikaw ngayon ang magbibigay. Salamat sa Diyos sapagkat hindi man tayo ganun sobra, pero at least nakalaya tayo doon sa pagpapautang at nakalaya tayo doon sa utang. At yung pangatlo, yung pagpapautang namin ng baboy at dumating ang time na kami na ang nangungutang. Alam mo kapatid, ito po yung pinakamatinding dumating sa buhay namin mag-asawa at dumating sa buhay ko. Way back 2015, nang dinapuan po ako ng salitang sakit na depression. Mga ilan lang pong nakakaalam nito.
Pero ikinikwento ko po ito dahil gusto kong i-share ang pagpapala ng Diyos. 2015 po, sa dami ng binabayaran naming utang ng aking wife, almost 1,800 a night ang binabayaran po namin. Sa dami ng 5-6 na Bombay na inutangan ko. Babiyahe po ako ng FX na Colorum, yung kikitain ko pong 700 doon, tatapala namin nung aming karinderya, ibabayad po namin, iroli po namin yun nung time na yun. Alam mo kapatid, ang pinakamabigat na dumating sa buhay ko, yung time na one time, alas 3 ng madaling araw, nagising po ako sa aking fourth floor. Sabi sa akin ng tinig, pumunta ka doon sa terrace. Pagpunta ko sa terrace, sabi sa akin ng tinig, talon. Alam mo kapatid, nagdasal ako sa aking Panginoon, nagdasal ako sa ating Diyos na buhay, at tunay nga na hindi tayo pinabayaan. Naligo po ako. After ko maligo, humiga po ako at nagpray sa awa ng Diyos na isurvive ko po yung gabi na yon. Simula po noon, hindi na po ako umakyat sa matataas na bagay, sa mga matataas na lugar, sapagkat natatakot na po ako. Simula po noon, hindi na rin ako humawak ng baril. Itinago ko na po lahat ng aking baril. Itinago ko na rin lahat ng kutsilyo sa bahay. And I praying, sabi ko sa aking Panginoon, Lord, kung kukunin mo naman ako, sabi ko sa kanya, baka pwede naman yung magandang exit, yung nakikipagbarilan, huwag naman yung ganito. Alam mo kung bakit ako malulungkot? Kasi may mga tao akong sinabihan, may mga tao akong napaniwala, may mga tao akong nasiran na ang Diyos ay pag-asa, na ang Diyos ay pag-ibig, na hanggat nananampalataya ka ay hindi kayo iwan ng Diyos. Tapos magiging exit mo is suicide. Kung bakit ko ito isinishare, sapagkat pinagtagumpay ako ng Diyos ko sa laban na yon. At yun din ang gusto kong ibahagi sa iyo. Ano man pinagdaanan mo sa 2020, just keep on praying. Hindi natutulog ang Diyos, lagi lamang siyang nakikinig. Ipinapahintulot ng Diyos na mangyari sa iyo mga bagay na yan para katumibay. Ipinapahintulot ng Diyos na yan upang nang sa ganun, ma-experience mo. At ikikwento pagdating ng time, kapatid, naranasan ko yan. At ako'y isa sa patotoo na napagtukumpayan ko yan. At tatapikin mong kapatid mong ito, sabi mo sa kanya, kapatid, kaya mo yan sapagkat magtatagumpayin ka rin ng Diyos. 2020, madaming struggle. 2020, patuloy tayong natakot. 2020, nandyan pa rin ang pandemya. Pero sa 2021, nandyan man sila. Tandaan mo, mawawala ang mga yan. Pero mananatili ang Diyos sa ibabaw ng mundong ito. At yun ang katotohanan na lahat ng bagay ay lilipas, pero ang Diyos mananatili sa buhay natin. Ipag-pray natin ngayon kapatid sa araw na ito, yung mga dumadanas ng depression, yung mga dumadanas ng pagkatakot, anxiety, problema, anuman ang pinagdadaanan mo kapatid, tandaan mo, after mong pagtagumpayan yan, ikwento mo sa ibang tao at ipanghalantakan mo na ang Diyos mo ay Diyos na nagpo-provide, Diyos na nagpapatnubay, Diyos na nagbubuo, Diyos na umaayos, Diyos na nagre-restore, Diyos na nagliligtas. At higit sa lahat, ang Diyos natin ay Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu, Amen. Panginoon, salamat po sa taong 2020 at mamaya po ay magpapalit na ng taong 2021 na. Panginoon, hindi namin matatago sa iyo kung ano yung kahapon namin. Pero nawa, yung kwento ng kahapon namin, Panginoon, after namin mapagtagumpayan, ipagsigawan namin sa bawat tao, sa iba't ibang tao na aming makakarap, na kung paano mo kaming sinamahan noon, sasamahan mo pa rin kami ngayon, at sasamahan mo pa kami bukas. Panginoon, tinataas namin ang mga kapatid namin dumadanas ngayon ng anxiety, depression, fear. Anuman po ang kalagayan nila, Panginoon, iligtas mo po sila. At nawa, ang 2021, Panginoon, ay patuloy na maging taon ng pananampalataya, taon ng pag-ibig, at higit sa lahat, taon ng pag-asa. So, kunan po namin ang lahat ng ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Amen. Mula dito sa headquarters ng Makati City Police Station, umabati ang inyong lingkod. Maligayang bagong taon. At lagi natin tandaan, just hold the line. Hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. Happy New Year! God bless!